lahat. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog ang inoong napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. Upang tayo maging karapat-dapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaisan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanan ng Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inialis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan man dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo,
patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan sa iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Lagi magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinararoonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulmihanan si Maria sa gayong pangusap na ninisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinilulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililimin ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng Anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikapat na linggo na ng panahon ng Adbyento at kung mapapansin niyo po, ang lahat ng mga kandila ay may sindi na. Ibig po sabihin, tayo po ay malapit na sa ating pinaghahandaan ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Patuloy po ang paanyaya sa atin upang tingnan ng ating mga sarili, talikuran ng ating mga kasalanan at sundin ang kalooban ng Diyos. Narinig po natin sa unang pagbasa si Haring David. Sa kanyang kadakilaan, no, siya'y nandoon sa kanyang palasyo, napansin niya na ang banal na tipan ay walang maayos na lugar na kalalagyan. Kaya naman, no, sinabi niya sa propeta, no, na ang plano niya ay patayuan ng magandang luklukan ng Panginoon, ang banal na tipan, no, ang presensya ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ngunit ipinaalala ng Panginoon, bagamat maganda yung kanyang intensyon, na hindi niya kailangan ng mga bagay na ito. At ipinaalala sa kanya, yung presensya ng Diyos simula pa lamang ng una. Ipinaalala sa kanya kung saan siya nang galing, isa kang magpapastol. Ipinagtanggol kita sa lahat ng iyong mga kaaway. Pinagtagumpay kita sa mga lahat na mga gustong pumuksa sa iyo at tumalo sa iyo. Isang pagpapatunay, no, ng katapatan ng Diyos sa lahat ng kanyang laban, sa lahat ng kanyang kaaway, nandoon ang Diyos. No, pagpapatunay ng kanyang presensya na parati niyang kasama, no, saan man siya magtungo, ang Diyos ang mag-aadya sa kanya. At alam natin, no, ang rurok nito ng presensya ng Diyos, no, sa ating buhay ay ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Alam natin kasama natin ng Diyos, kaya nga, no, alam natin na napatunayan natin ito dahil sa kanyang ginawa. At anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagkatawang tao. Sinamahan tayo. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ang rurok nito ay pagkakatawang tao ng Diyos at pakikiisa sa ating mga paghihirap at suliranin maliban sa kasalanan. Yung templo ang tinutukoy dito sa bagong tipan ay ang sinapupunan ng Mahal na Birhen
At narinig po natin ngayong linggo ang narinig muli natin ang mabuting balita ng pagpapahayag na o the annunciation ng pagbabalita sa mahal na birhen. At ano yung pagbabalitang ito? Pagbabalita na ang Diyos ay kasama natin hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Alam niyo po, kung titingnan niyo mabuti, meron doon sa ating mabuting balita, kung inyo pong napakinggan, may pagkakataon na natakot, nagumlihanan ang mahal na birhen sa mga pangyayari. Natural ito sapagkat hindi naman o bago ang karanasang ito sa kanya at natural na hindi maunawaan. Taliwas doon sa mga pinoportray sa mga paintings o sa mga arts ng Annunciation na ang mahal na birhen ay nakabihis ng maganda at nasa presensya ng anghel, no? May takot sa puso ng mahal na birheng Maria sapagkat bago ang lahat, no? Para sa kanya, ang lahat ng ito ay bago at hindi niya lubos na nauunawaan. Pero ano yung kanyang sagot sa kabila ng lahat ng ito? Mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, kapag nakakaranas tayo na mga bagay na hindi maganda, kaya din ba nating sabihin, Panginoon, kahit ako ay nahihirapan, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Kapag ka merong tayong naranasang problema, o kaya naman nakaranas ng karamdaman, o kahit anong pagsubok sa buhay, kaya din ba nating sabihin, Panginoon, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Sa mga pagkakataon na hindi natin maunawaan, bakit ba nangyayari yung mga bagay-bagay sa atin? Bakit ba tayo naghihirap? Kaya din ba nating sabihin, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi? Ang mga salitang ito ng Mahal na Birhen ay pagbibigay ng kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Obviously, hindi niya nauunawaan yung mga nangyayari. Hindi niya nauunawaan bakit kailangan mangyari yung mga bagay na ito. Pero hindi tulad ni Zacarias, no, nung mga nakaraang araw, napakinggan natin ang kanyang istorya. Hindi sila magkaanak ni Elizabeth. Ang Mahal na Birhen, no, sumunod sa kalooban ng Diyos. Umoo sa kalooban ng Diyos, bagamat may mga pagkakataon na siya ay mayroong pagdududa, sa huli, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos. At ito po yung importante, daranas tayo ng maraming pagsubok sa buhay, daranas tayo ng mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. Pero ang tawag sa atin, mga minamahal kong kapatid, patuloy na magtiwala sa kalooban ng Diyos. Patuloy na ibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoon dahil ang Panginoon parating kasama natin. At ang kanyang presensya sa ating buhay, no, ay parati. Hindi kung kailan lamang tayo mabuti o kung kailan lamang wala tayong pinagdaraanan. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nariyaan, no, hanggang sa huli. Kaya mapanatagpo tayo, mga minamahal kong kapatid, sapagkat ang mga bagay na ito ginawa ng Diyos, no, dahil gusto niya tayong makapiling at makaisa sa langit. At ito po yung mabuting balita na ating ipinapahayag. Ang Diyos hindi nagdalawang isip. Ang Diyos tinahak ang daan ng paghihirap, daan ng krus upang patunayan sa atin ng kanyang pag-ibig. Kaya po ito yung ipagpapasalamat natin dahil mabuti ang Diyos sa atin, dahil tapat ng kanyang pag-ibig, lahat po ng mga suliranin sa buhay na ito, lahat ng ating mga pinagdadaanan, kaya po nating lagpasan dahil alam natin ang Diyos, alam nating siya'y ating kasama hanggang sa uli. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalunuklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dinalangin natin sama na tulad ni Maria, maging bukas sa tanda ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo ang ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na napamisa, ang lahat ng humiling ng ating panalangin, at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Iniling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglokob ng banal na Espiritu na pumuspos sinapupunan ng Malabereng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananibika ng Malabirheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananibika at nananalangin lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel ng siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayos lang ng apamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyin mo aming pananampalatay ito ng aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalatay na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at kumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Inihahandog po ng ating simbahan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalanawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na siya nawang nagpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, ay siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayain sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig, napuspos ang sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Pag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin. Aral mo
kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.